Und yun! Wow, yun yung message. Wow. To my soon-to-be husband, excited ka na ba? I want you to wear this watch para dagdag pogi points ka sa akin. Sa tulong ng Panginoong Diyos at ng ating mga magulang, alam ko na kakayanin natin lahat ng pagsubok. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. You made me a better person. Hindi ko mai-imagine ang buhay kung wala ka. Albert and Mary Rose, you are marrying because you enjoy each other's company and you want to be together. Nagkakilala kami ni Mahal nung first year college sa West Bay. Magkano kami, schoolmate kami nung college. Then working student siya, ako regular student. So, parang ano, nakita ko siya doon na nagsimula yung ginusto ko siya. First impression, wala lang. Kasi akala ko may girlfriend siya, pero nag-stand out din siya kasi nga medyo matangkad. Tapos sabi ko, uy, parang chinito rin to, ha? Parang ganun. Masipag talaga siya kasi. Kasi ano siya, itong tinanong ko siya, working student talaga siya. So parang wala na talaga siyang pahinga-aral, trabaho, ganyan. Ang nagbago sa akin, ang family-oriented kasi siya. Sobra talagang mahal na mahal niya yung pamilya niya. Kahit yung walang-wala na siya, ibibigay niya pa rin yung ano niya, kung anong meron siya. Ayun, nag-propose siya. Ano yun, naka-duty kasi ako nun. So, after nun, para ang plana namin is staycation lang. Kasi uso nga yun, di ba? Nag-set up kami sa Azur. Tapos yung fiancé ko noon, sabi ko, ay, girlfriend ko pa lang pala siya noon. Nakakala niya, ano lang, mag-ano lang kami sa, mag-stay lang kami sa, ano, sa Azur. Hindi ko in-expect na yun na pala yung proposal date niya. Inikot-ikot niya pa ako sa grocery store para ma-ready yung place. Tapos yun, na-shock ako. Then yung pag-open ko ng door, akala ko yung name ko yung nakasulat doon. By Mr. Albert Rosales, you may now kiss your wife. Actually, nung nagkaroon kami ng problema, parang ano, time ko na yon to give up. Pero hindi, parang yung time na nun, siya pa rin yung naiyak. Siya lang yung nakita ko. Yun. Hindi ko nakita yung iba ko. Hindi ko nakita yung sarili ko sa iba. Mahal, nung sinubok yung relasyon natin noon, pinag-pray ulit kita. I said, Lord, if siya po talaga yung pinagkaloob mo sa akin, kahit sobrang sakit, mag-stay ako. May panahon ako ay nagkamali. Ngunit nandiyan ka pa rin para sa akin. Hindi ka bumitaw at patuloy na umiwala sa akin. Maraming dahilan para iwan mo ako, pero hindi ko kasarap ko. At sa harap ng Diyos, handa ka nang maging misis ko.